kayo mga ka-pet friends, mga ka-poor parents. Problema nyo rin ba ang garapata sa mga aso nyo? Ginawa nyo na ang lahat para maubos ang mga garapata sa mga alaga nyong aso. Nagpainom na kayo ng oral, nag-inject na kayo, nag-spray na kayo, nagpatak na kayo. Kinalbo nyo na yung aso nyo para maubos lang yung garapata. Pero hindi pa rin naubos at lalo pang dumadami. So for today's video guys, pag-uusapan natin, bakit ba dumadami ang garapata ng aso nyo? Bakit, ano nga ba ang dapat nating gawin para maubos itong mga garapata sa mga alaga nyong aso? So for today's video guys, ginawa ko itong video na to para meron kayong maging guide kung paano nyo ba tatapusin ang maging pandemic pa sa loob ng bahay nyo at kumalat pa yung garapata sa loob ng bahay nyo. So kung interesado ka sa video na to guys, so please stay and keep on watching. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! So welcome back guys dito sa aking YouTube channel. Mga kamusta na po mga ka-dog friends, mga ka-poor parents at saka sa mga bagong gustong mag-alaga ng aso, kamusta na? So napag-isipan niyo na ba kung anong aso ang aalagaan nyo? And for today's video, ang kasama ko nga pala dito ngayon ay si Charan, si Princess. So si Princess po ay mag 7 months old na ngayong September 6. At ngayong video guys, pag-uusapan natin bakit ba dumadami yung garapata sa aso nyo at hindi maubos-ubos. So ano nga ba yung dapat natin gawin or ano nga ba yung hindi nyo nagawa kaya hindi maubos-ubos yung mga garapata sa aso nyo. So pero guys, bago tayo mag-proceed sa video, sa dog caring tip natin, gusto ko muna magpasalamat sa mga bago nating subscribers, sa mga nag-subscribe, at saka sa mga napadaan pa lang po. So, kung bago pa lang po kayo dito sa aking YouTube channel, so please subscribe, supportahan niyo po ang aking YouTube channel dyan with Dog Scaring Tip. At huwag niyo rin kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. Pag-usapan natin guys, first, bakit nga ba nagkakaroon ng garapata yung mga alaga nating aso? Ano nga ba yung dahilan o reason? First, kung yung mga aso nyo ay walang garapata, pero inilabas nyo ng bahay and then meron siyang mga nakasalumuang ibang aso na may carrier ng garapata, possible na lumapit sa kanya or mapunta sa kanya yung garapata. Yun yung first na dahilan. Second, kung meron kayong ibang alagang hayop sa bahay or pusa na carrier din ng garapata, pwede rin dumapo sa inyong mga alagang aso. Yung third, kapag meron kayong nakitang garapata, tapos pinisip nyo or dineris nyo, doon possible mas lalong dadami yung garapata sa aso nyo. Hindi lang sa aso nyo, kundi sa buong bahay nyo, baka maging pandemic pa yung garapata sa inyo. Kasi guys, ang garapata, mabilis lang magparami. Siguro ilang weeks lang, pwede itong mga itlog ng libo-libo sa isang tirisan nyo lang. Alam nyo ba kung ano bang pwedeng mangyari kapag merong garapata yung mga alaga nyong aso? Ang garapata guys, nagdadala rito ng sakit sa mga aso, hindi lang sakit sa balat. Pwede rin siyang magkaroon ng blood parasite yung mga aso nyo, kung saan nagdudugo ang kanilang mga ilong at ibang parte. Pwede natin gawin kapag meron tayong nakitang garapata sa mga alaga nating aso. So una, pwede natin itong kunin and then ibabad sa mainit na tubig o kaya sa gasolina. Pwede silang mamatay doon. Second, bumibili tayo minsan ng oral, katulad ng Nexgard, Ambrabecto. Ito yung effect nila is isang araw pala makikita mo na talaga na ubos lahat ang garapata nila. Third, pwede tayong bumili ng pang-spray. Ayan, meron tayong Tickbuster, yung Pre-Pronil. So, napaka-effective din yan pag nakita nyo. After 3 days, pag inalawa nyo yung aso nyo, ubos din yung garapata. Meron din tayong pinapatak na tinatawag na Detect. So, meron din Spot Armor. So, ito yung pag pinapatak yun is hindi sila kakapitan ng garapata. Fourth, meron tayong injectable. So, pag meron kayong
pag merong garapata yung mga aso nyo, pwede nyo gabing sa bed at pwede nyo rin pa-injectionan yung mga alaga nyong aso. Yung effectiveness ito guys is almost 3 months kung hindi ako nagkakamali. Pero itong mga to, mga ina-apply natin, mga ini-inject natin para hindi sila magkaroon ng garapata or mawala yung garapata nila. Yung effect nito guys is limited lang, hindi pang habang buhay. So after ng effect niya, so mamawala na naman effect, then babalik na naman yung mga garapata sa mga aso nyo. Tandaan nyo guys, prevention is better than cure. So kapag meron kayong nakikita ng garapata, huwag nyong titirisin. Iwasan nyong tirisin para hindi to mas lalong dumami. Dapat ilagay nyo is ibabad nyo lang sa gas or ilagay nyo sa loob ng plastic container and then seal nyo and then yan, sunugin nyo mas okay para hindi talaga dumami. Ano nga ba ang dapat nating gawin kapag pandemic na yung garapata sa mga aso natin at lalong-lalo na sa bahay? Kasi guys, kahit pa patayin nyo yung garapata sa katawan ng aso nyo, babalik at babalik to kasi marami ng garapata sa paligid ng bahay nyo. So una nyong gawin guys is linisin nyo muna yung pinalalagyan ng aso nyo. Pwede nyo siyang gamitan ng spray katulad ng Free Hamil. So isprayan nyo yung paligid kung saan nyo nakikita na madaming garapata. So kailangan linisin nyo muna, i-disinfect nyo yung pinaglalagyan ng mga alaga ng aso. Itanggalin nyo muna sila and then linisin nyo. Pwede kayong bumiling tickbuster na pang spray. Pwede rin na anumang yung ginagamit ko. Pwede rin kayo gumamit ng 7 powder. So napaka-effective nito sa mga garapata, sa pesticide. Pero make sure na magiging maingat kayo sa paggamit nito. Ang gawin nyo nga, tanggalin nyo yung puppies nyo, tsaka kayo mag-spray ng 7 powder. So ang gagawin nyo lang siya, meron naman siyang instruction sa lalagyan niya, sa packaging niya. Ang gawin nyo guys, tunawin nyo lang siya sa tubig na ilang 5 liters kaya tayo, at tsaka ilagyan nyo yung 7 powder, i-mix nyo, and then at tsaka nyo i-spray sa mga dingding nyo, sa mga kortina nyo. Huwag nyo lang masyadong damihan kasi kumakapit yung kulay niya, nagiging white yung color ng dingding kapag sobrang dami. Para lang maiwasan or mamatay yung garapata sa dingding nyo, istrain nyo yung 7 powder. Available to sa Shopee, sa mga poultry shop, meron kayong mabibili to. Actually, mura lang to, nasa 150 pesos lang yata to kung hindi ako nagkakamari. Marami kayong pwedeng gamitin na pamatay ng garapata sa mga dingding. Napaka-effective yun. Yun yung unang-una nyo dapat gawin para mamatay talaga at para hindi kapita ng garapata yung mga alaga nyo aso. Is yung linisin, disinfect, o pinalalagyan ng aso nyo. Marami kayo guys pwedeng gamitin para ma-prevent ang pagkakaroon ng garapata ng mga alaga yung aso. Pwede kayong bumili ng sabon na pang anti-tick and flea. Meron din cologne na for anti-tick and flea, mga galis-galis. Pwede rin shampoo na mga madre de cacao na anti-tick and flea. So kung meron naman pong garapata yung mga alaga yung aso, pwede kayong gumamit ng tick buster. Ito yung ini-spray after 3 days, tsaka nyo siya alawan, then makikita nyo yung magandang resulta. Meron naman pinapatak, ito yung tick at saka yung armor spot on. So ito yung pinapatak din sa mga batok ng mga aso nyo para hindi rin dapuan ng garapata. Meron din tayong injectable. So injectable, ito yung ang gumagawa lang nito guys is mga vet, mga professional vet. So doon kayo pupunta sa vet para ma-injectionan yung aso nyo para instant ubos lahat ng garapata ng aso nyo. Meron din tayong oral. Pag sinabing oral, ito yung mga iniinom. Pero make sure na tama yung timbang ng aso nyo. Kasi itong gamot na to is kailangan ng kilo. Kailangan alam nyo kung ilang kilo yung mga alaga nyong aso bago nyo painumin ito. And mas maganda kung alam nyo yung timbang ng aso nyo bago kayo bumili ng oral na gamot pangpatay ng garapata sa mga alaga nyong aso. Kasi pag sinabing oral, ito pumapasok yung mga NexGard, Bravecto. So asahan nyo guys, yung price nito is medyo pricey. Nasa 500 up ang presyo nito. Pero instant ang effect sa mga alaga nyong aso. Kinabukasan, pagising nyo, wala na yung garapata. Kaya dapat kapag papainumin nyo ng gamot yung mga aso nyo, para rin hindi kumalat sa loob ng bahay nyo,
ikulong nyo sila para makita nyo, dun lang talaga maglalaglagan yung garapata sa loob ng kulungan at hindi na kakalat pa sa loob ng bahay nyo. And that's it for today's dog scaring tip, guys. So tandaan nyo, guys, prevention is better than cure. Kaya tandaan nyo, kapag nakita kayo ng garapata, lalo na yung sobrang busog at ang laki-laki, iwasan yung tirisin at ugaliin nyo mag-disinfect sa lugar kung saan nakalagay yung mga alaga nyong aso, kasi baka dun na lumaganap yung mga garapata. Kaya hindi na uubos kahit anong spray nyo sa mga aso nyo, kahit anong papainom nyo, eh naging pandemic na yung garapata sa bahay nyo. So napaka-importante na i-monitor nyo yung paligid kung saan nakalagay yung aso nyo. Baka doon na nag-exist yung mga garapata. So kailangan mamanage nyo to. Disclaimer lang po, hindi po ako professional vet. Itong sinashare ko sa inyo is based sa aking experience para lang makatulong sa inyo or masolusyonan yung problema nyo sa inyong mga aso. And yun lang, guys. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, guys, so don't forget na i-click ang thumbs up. Maraming salamat po sa mga mag-thumbs up. At saka sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. At sa mga napadaan lang dito sa aking YouTube channel, so please support my YouTube channel. So please subscribe at i-hit nyo na rin, guys, yung notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. Tsaka by the way, guys, meron pala akong i-share sa inyo kung saan lugar na napakagandang lugar na pwede kayo makapag-relax, pwede kayo makapag-chill 2 hours away from Manila. So dito sa lugar na to, guys, puro verde yung makikita nyo, mga puno, mga bundok, tapos pag madaling araw may fog, makakaligo rin kayo sa Agus River. So napakasarap maligo dito kasi napakalamig. Pwede kayo mag-water tubing, pwede kayo mag-trekking, aakyat nyo yung bundok ng Daraitan. So dito, guys, is ang SJ2 campsite sa Tanay Rizal. So I'm sure makikita nyo, so sobrang ma-appreciate nyo yung view and then pati yung place ng SJ2 campsite na puro tatsulok. At meron din silang tropical house. So ito, guys, dito sa pag-stay ng SJ2 campsite, sobrang affordable lang talaga sa kanila. And then malinis yung facilities and accommodating yung mga staff doon. And try nyo na, guys, so sobrang mura lang pero amazing yung may experience nyo dito sa SJ2 campsite. So marami tong activities, hindi kayo maboboring doon, guys. And then pagdating ng gabi, pwede kayo mag-bonfire. Napakagandang experience, lalo na kapag mag-lovers kayong dalawa. So memorable itong magiging experience nyo dito sa SJ2 campsite, family. So itry nyo na yan.